Feeling ko ma-open sa execration yung Esmeralda eh. Feeling ko lang naman. Pero kung hindi Esmeralda, okay, binanagan din na si Matilda. Good man, actually. Because shoutouts nga po pala kay Sir Dogs and kay Madam Baby, no? Kay Baby Ignacio, I'm sure they're watching right now. Congratulations ulit kay Madam Baby kasi naano na siya, na-promote siya as General Manager ng NXP. Congratulations, Madam Baby. Kay Boss B, yung pala, at kay Boss Cholo, at kay Boss Mau. Ayan. Tsaka kay Boss Ronel. Tsaka kay Boss Popeye. Ay, Kuya Nick. Tsaka kay Kuya Nick. WB was ma Starbucks naman. Ba, hashtag. Tsaka triple cheese. Hashtag baka naman. Guys, sana nanonood. Shoutout pala sa The Armory. Ay, may dalawa pa. Ayan. Baka naman. Baka naman. Kulay puti din. Oo. Kay Boss Winslow. Baka naman. Naganap na lang. Guys, tulungan nyo kami. Lahat po tayo mag-comment ng hashtag. Baka naman. Oo. Pero NXP solid ha. Nagbaban sila more on supports, no? Yeah, actually, kasi si Chuck, no, minsan, gumagamit siya na Natalia. At saka si Natalia kasi usually nang babaog. So, for NXP Solid, may option kasi sila na mag-side lane damager. So, hindi nila gusto na mangyari yon kasi usually, yun yung magiging problema nila. Pero for NXP Solid, nakita natin kanina, parang iba yung naging sitwasyon for them on that Natalia pick. So, hindi ko lang sure kung anong... Ito na yung sinabi ko, ma-open nga sexy si Esme. I don't know kung kukuhari nila. Pero parang iniisip ko nga, baka may plano yung NXP Solid doon. Para i-open si, okay, Brody. Brody ang kanilang mas option. Mas pipilir si Brody. Oo nga. Over Esme. Ewan ko. Pero siguro naglalaro nga si Pacbet. Oh, based kasi sa analyzation ni Pacbet, yung Esmeralda, mahirap tapatan ngayon. Oo. Kaya pinapriority pick siya. Pero game 1 kanina, point out ko na, nakuha naman ng both side yung ano eh. Yung mga gusto nilang makuha na hero. Yeah, maganda yung draft. Walang lugi. Tulad nung nakita ko sa NXP kahapon, nakuha nila yung Akai, pati yung Ling nila. Yeah. Nakuha naman nung kabila yung Lapu at saka yung Benedetta nila. Pero tingnan natin dito, Execration, Brody ang pinik. Open pa rin dito yung Esmeralda, pero let's see sa NXP Solid nila. In na nila yung Parsa. Mm-hmm. Ling. Ayun, Ling ulit for NXP Solid. Actually, for NXP Solid, the task ng percentage na manalo with the Ling. So, kanina, na-counter lang talaga sila. Totally nung Sylvana din at saka nung Jawhead of Execration. But, tama eh. Doon natapos yung huling teamfight eh. Kumbaga ba, yung Sylvana nag-jump in, nag-ultimate skill, nakita nila na i-proc ni H2 yung kanyang Tempest of Blade. Oh, diba? Kumbaga ba, ayun na yung... Wala na eh. Wala na siyang patakas sa atin. Yung moment of time. Tapos mag-ano pa siya niya. One moment of time. Let's go, yun na. Oo. Tapos ang mangyayari pa doon, wala na. Mabilis mauubos si energy niya. Pag na, parang kailangan niya mag-stay sa pader, eh makukuha pa din yung ibang damage dito ng execution. Pero again, for execution, this is the second time that they will be picking Harith. Pero sinabi natin that Esmeralda is open. Akala natin ibibigay nila sa NXP Solid. NXP Solid not picking the Esmeralda against this team. They will focus on having this Farsa AOE support at ang Akai. Goods naman si Akai. Goods naman yung Akai. Ang nakita ko lang talaga dito, ang galing kasi ng rotation ng Execration, point out ko lang, yung pag-deny nila ng buff. Diba no, nanalo sila ng teamfight sa Turtle, tapos sinunod-sunod na nila, ilang buff yung na-deny nila kay H2. Oh, at lahat ng lahat, after deny the buff, ang NXP Solid din, hindi sila nakaka-disengage after nun. Nagkakaroon pa ng teamfight after nun. Isipin mo, si Yawi sana magsisetup. Siya ang nasisetup lagi. Yes. So, totally parang hindi niya nabensahan. Tapos after nun, nagdedire-diretso pa into a teamfight. So, secluded si NXP Solid at that time. Hindi na sila nakapag-farm pa. Pero anyway, for this execution, ang babantayin ulit nila or itatry na talaga bigyan nila dito is always going to be the Akai. Without the setup play, may hirapan dito even the Farsa kasi pwede siyang i-dive in ng Esmeralda. And even the stun dito, pwedeng papasok against this Farsa pick. So, more on damage dito, damage sustain, ang nakikita natin sa first three picks na NXP Solid. Pero this is for a solid team fight. Solid setup play and burst damage for the Chang'e if ever. Maganda naman ang combination, di ba? Nagko-complement naman sa isa't isa. Hurricane Dance, tapos yung Meteor Shower nga ba? Yes, Meteor? Ano ba? Meteor Shower. Meteor Garden. Meteor Garden yung alam ko eh. Mga kapanahonan natin yan eh. Oh, baby. Notebook ko nga dati si Sanchay eh. At tingin ko, yung first two picks ng NXP Solid, talagang sagot lang nila sa Brody, no?
Kasi kayang mag-ano, kaya kagad makalapit dun sa Brody niyan eh, no? Ah, yeah, oo. Okay. Tapos pwede din siyang ano yun if ever. Tama, Diggy sagot dun sa Hurricane Dance. Ah, okay. No, time ano journey, di ba? Pwede... Diggy Strat? Hindi siya Diggy Strat. Brody Diggy. Brody Diggy to, mga kaibigan. Tapos Kagura, Harit on the middle lane, side lane, Esmeralda. Guys, ang imagine niyo si Bruno at saka si Brody magkamuka, same criticals. Pag sinama nyo si sa Diggy, that's it. Pwede nga siya mag-feed eh. Mag-ano pa to? Pwede siya magdi-Diggy Strat to, naka-retribution. Manggugulo tong Diggy na to. Tapos mabilis naman for the backup if ever. Pag nagkaroon ng second skill agad yung Brody, or even kung sino unang magkaroon ng second skill dito sa mga side lanes, natatapat doon sa buff ng Ling. Kaya-kaya nila mag-contest. Kasi for sure yung damage dito ng first skill ni Diggy magiging masakit for NXP Solid on the early part. Okay, anong nilast pick? Benedetta. Okay, damage over damage, mga kaibigan. Ang difference lang, for this execution squad, meron silang Esmeralda that has the sustain. If we look at the players or the heroes here of NXP Solid, these are heroes that brings us solid damage, pero no sustain. We have Chang, we have Farsa, Benedetta, and even Ling. Pero ito, may damage ka na, may sustain ka pa. Nakakatakot naman mag-draft yung dalawang team na to. Nakakatakot eh, no? Para kung ako yung nasa mapa, mapapagano na lang ako. Wag muna kayo mag... Pero to, iba yung drafting ngayon eh, no? Nagulat din ako sa draft rin ng execution, iba this time. Pero maganda din yung draft ng ano, early game, maganda yung draft ng ano, ng NXP Solidade. Kasi pwede mag-farm na mag-farm si H2 kasi may double mage setup, burst kong burst, kaya nila mag-pick off without the link. Pero ang dami natin sinabi, mga kaibigan, nandito na tayo sa ating game number 2. Ang tanong, aabot ba tayo ng game number 3? Malalaman natin yan. NXP Solid onto the red side, H2 ang gagamit ng link. Exhort sa kanyang Farza, Yowie on the Kai, James ang hawak ng Benedetta, at Chango ang gagamitin dito ni paring Rene J. Execration naman tayo, blue side. Pakbet na may tuldok using the Diggy. Pakbet na merong 3 using the Esmeralda. Zapnu na may 4 na may tuldok using the Brody. Zapnu na Zapnu lang with the Harit at si Pakbet. Di kaya yung tunay na Zapnu. At Pakbet na merong 4 using the Kagura. Yeah, baka si Pakbet to. Oh, kasi Kagura yung gamit. Kagura words, no? Joke lang mga kaibigan. Kung sino yung nakikita nyo naglalaro, sila na talaga yon. Pero kahit sinabi natin, more sustain kasi din talaga dito yung Esmeralda. So, kailangan bigyan. And si parin Diggy natin, okay, nakatulong pa nga kanyang pambobomba doon. Pero merong, okay, hindi siya, manggugulo lang siya, daddy. Naka-flicker siya. Mangungulit lang. Tamang silip lang doon. Malay mo, makachamba. Oo. Okay, so ginawa nilang core Brody. Mali yung sinabi ko kanina na Harit middle lane. Nagpalit nga sila. So may panggulo din na may panggulo din sa rotation kasi usually Harit mini mid lane tapos siya din yung naka-retribution pero siya yung side lane para meron din naman sustain. Kasi may sustain si Diggy, diba? So holds pa rin dito for execution, both side lanes has the sustain. Same for NXP Solid, yung kanilang Chang is nasa may gilid. So, medyo may hirapan dito yung Chang if ever. Naku po, mukhang mayroong sandwich na mangyayari dito. Kita mo naman yung rotation rito ng NXP Solid. Paul coming in. Delegado rito yung buhay ni Pakbet, yung Diggy. Siya yung first casualty. Kitang-kita natin sa mapa. Nice rotation coming from NXP, no? Ang bilis, na sandwich eh, no? Na yung execration doon. At yun lang, Impressions Price. First Blood brought to you by Cherry Mobile. Yes, yan. So, guys, for that NXP Solid play, nakita natin yung yung movement nila sa mapa. Sabi, ang tagal kasi nila tinry i-hold dito si James. Kitang-kita silang tatlo. So, for NXP Solid, punta tayo doon kasi sakto, level 4 na si H2O at that time, another one. History remains, repeats itself nga ba? Pero level 3 pa lang yung Diggy dito. Kaso, naspot kagad nila si Exhort at sakit ng damage ng Brody. Yun nga lang, ready yung execution this time. Tabla yung ating scoreline sa ating scoreboard. All 1, 2 minutes and 30 seconds. Ang bilis na si Rene J. Nagawa pa na buff dito si paring Brody. Sobrang bilis lang nun. So, pag sinilit dito, tas hindi pa nakuha yung maliit na serpent, ibig sabihin, pag hindi pa napapatay yan, hindi mag cooldown time dito nung kanilang buff. So, for NXP Solid, faster rotation as compared to game number 1. Pero in terms of gold lead, it's still on the side of execution. And for Pakbet, which is holding this Kagura pick, maganda kasi, ang laki ng scope niya, pwede niyang pasukin yung si Farsa saktong-sakto sa kanyang ganyang overturn. Ang laki kasi dito ng kanyang range.
Kung maga paunahan, kontrahan sila dito nung Farsa. Bakit kaya, maabot naman niya eh, no? Oo, kayang-kaya niya ni Fever. Pero ito, medyo maingat yung dalawang teams natin. Alam nila na crucial itong turtle fight, if ever. So, Exhort coming in for the position. Sumilip na si H2O. Oo, oh, here comes Yowie with the Hurricane Dance. Yun nga lang, patakbo. Inabot pa siya ng flame shot doon. Diggy will secure the kill. Pero yung turtle dito, makukuha pa ng execration. Ayun lang. Nako, ano? Medyo... siguro miscom for NXP Solid. Star Moon. Okay, medyo nabitin. Kaso merong reverse time. Kaso mabilis talaga ang kamay dito na H2O. Yes. With the pinch poise. Kay ano dito. Oh, pero Sek talagang ayaw. Bibigay. Ayaw ibigay yung mga Tore, guys. Ayaw. Pero kung makikita natin, sira na kasi yung outer shield doon ng Tore. So, pwedeng-pwede nang kuhanin to. And for this Brody, mabilis na kasi yung damage. Na alam naman natin criticals. Kaya nga defensive items yung Brody dito. Pero ito, mukhang magkakaroon tayo ng bakbakan, Daddy. Oo, pero ready na rito si Yowie to defend that serpent, mga kaibigan. Pero kailangan niya mag-disengage. Ako, inabot nga siya rito ng damage. Pero yung execration, yun lang na dun sila sa may serpent pit. Siguro sagot ng execration, kung inagaw ni Rene J kanina, kami naman, pwede rin naman namin gawin yun. Yun nga lang, inapat nga nila mga sir. Back to their lanes na naman, mukhang magpa-farm ulit, going to the serpent pit si Brody. Oo, pero tinan nga natin ano, tinan nga natin kung medyo malaki yung agwat ng dalawang cores natin. For the Brody, that is 2.6k. Okay, so medyo kailangan humabol dito, pero isang team fight lang. If ever makakuha ng kill si H2, mahabol niya agad. Ang pinaka-crucial lang dito for this one is si Harit. Pag nagkaroon ng item, kaya kasi mag-solo kill against the Chang. Pagka, ang problema kasi sa Chang, kapag natapatan siya na makulit na hero, hindi magiging sakto yung mid-tier sa hour niya. Ay, na-stun! Oo, no, yun lang. Ulti! Sakto! Sakto? Nadalihan pa rin. Sarat nga pala kanina, 56k viewers tayo. Road to 60k, mga kaibigan. 57.5k viewers now on Facebook. Meron po tayong giveaway. Share nyo yung stream natin. Sali din kayo sa Just ML Battalion. Pero may bakbakan yata ulit sa Daddy Ace. Nako po, eto na nga, kumakaway pa yung Brody. Hello, Rene J. Eto na nga si Diggy, si Pakbet. Nakagura na sa may kaliwa na paligiran ng apat. At patay nga si Rene J doon sa may type top lane. Nice rotation again, coming from execration. Oo, oh, iba yung rotation ngayon. Pero for H2O, we have to commend H2O on what he's doing right now. Talagang, kung hindi na kaya na doon sa mga bagay na gusto nating gawin, doon na lang tayo sa mga bagay na pwedeng paraanan. Diba? Kasi wala na yung buff niya doon. Kuha siya sa iba. At least meron pa rin siyang buff. Hindi siya maiiwan. Kaso pero, merong purify. Yes. Ayun lang kalungkutan doon. Naipit. Kaso nga lang, merong purify na ready yung isang Esmeralda nga rito. Habang eto si Esmeralda, hindi naman tatama yung Falling Star Moon. Sama, uligtas sa H2O. Pero still, medyo nahihirapan si Tropa, si Idol mag-farm. Tapos ano pa, no? Nasiraan pa pala kanina, Daddy, yung NXP Solid sa may middle lane. Ayun lang. Tapos ang ginawa lang sa kanila ng Esmeralda is Purify. Pero tingnan natin ngayon, mga kaibigan, Rene J nandito na naman. So ang pinakaginagawa dito ni Rene J is ninenegate niya na magkaroon ng buff. Or iniwasan niya na magkaroon ng buff dito si Zapdos, which is now at 302. Pero look at the damage of team execution on this turtle objective. Napakabilis! Ang bilis. Alam naman natin yung Brody, talagang pag nag-scale, talagang yung game niya. Pagdating ng mid-game, ang sakit niyan. Oo. Sobra. Ito problema. Wala na silang mid lane tier 1, tier 1 turret. Open na kagad na makapag-invade dito sa may serpent. No? Makatagos kagad, no? Tsaka parang ano dito, Daddy, sa NXP Solid, parang hindi na rin sila hindi na din nila tinatry pumalag. Parang hindi na sila dumedepensa. Ang aga na ipapop yung kanyang Tempest of Blades. Buti na nga lang yun lang, mabilis talaga ang kamay rito ni H2O. Oh, okay. Pero si Pakbet nabigyan. Pero masira din sa top lane ng Tore ng team NXP Solid. Gaya na sinabi natin, for NXP Solid, they need to do something for them to be able to breathe on this kind of rotation na binibigay sa atin ng execution. Mapapabalik dito si Rene J. Oo, yun na nga yung reverse time, mga kaibigan. Pero yung KS, kill secure, makukuha nga rito ng Harit. Pero let's see, ayun na nga lang, flow. Nagpa-flow yung minion wave dun sa may top lane, mukhang basag. Yung outer turret nga nila. Oh. Inner nga ba yan? Inner or outer? Outer. Pero kanina dito si sa Benedetta din ng NXP Solid, may Benedetta din sila. Na-extend nila yung laban because of the split push. So magandang ginagawa dito ng NXP Solid, kailangan talaga may mag-split push for them. Hindi pwede kasi wala na hindi na magkakaroon ng gold. Nice. A times journey for this Diggy. Ayun talaga yung counter eh, no? Ang ganda talaga ng pagkakapick ng Exe doon sa Diggy ngayon. Parang El Clasicong Season 2. Oo. Season 1. Diggy is the key to negate everything. Pinasok na naman, Rene J is down. Oo, ang tapang nga rito ng Harit, mga kaibigan, yun lang. Dancing inside the base, yun nga lang napalalim. Kaya ta, tropa, sinalo nga siya doon. And Harit will fall. Lalim lang nilang, oy. Oo, lalim nung...
dumiretso, dumaus dos eh. Pero mga kaibigan, makikita natin dito for Ren and Jay, that is the necklace of Torrance. Speaking of the items, tingnan natin lahat ang estado for this Brody, that is 6.1K, mga kaibigan. So, malaki yan against the Link, that is still at 4.6K. Fire of Heaven, Calamity Reaper, Road to Concentrated Energy for this Maharit ngayon sa ating laro. At eto na, si paring pakbet natin, which is using the Kagura, already holds the Lightning Tranchion. Combo it with the Clock of Destiny. Full stack, napakasakit, plus the Flame Shot from afar. Grabe, Turtle, nakuha na rin. Again, by the way nga pala, shoutouts to The Armory, yung mga merch natin both for Execration and the Lupon XXT said the Golden Churn. Merch is now available na sa shop. Ang hirap, yung pressure talaga na pinoprovide na itong Execration, napipigilan mag-farm talaga sa H2. Restricted na kasi, tinamadaday. Parang hindi na sila bumubuka sa sobrang kaya nilang i-burst or kaya silang i-burst dito ng Execration. Literal na they're just pinifreeze yung lane. Oo. Ay, umaasa na lang sila doon sa minion wave na dadaan. Kaso hindi na kini-clear ng tropang Execration yung minion wave para hindi na magkaroon ng gold from the minion wave si tropang NXP Solid. Ayun nga lang, talagang ang ganda dito ng gameplay ng Execration, hindi nagbago simula nung game number 1. Pero hindi pa tatapos, mga kaibigan. 9 minutes and 30 seconds in, habang si H2O binabarag dito yung tier 1 turret ng Execration, yun. Successful naman si tropa. Oo, tas alis agad. Actually, ito mapapansin natin ngayon for NXP Solid, yun na talagang ginagawa both the Benedetta and even the Link, kasi silang dalawang heroes yung madaling makatakas. So for James, kailangan makatakas na Flame Shot dito ang Falling Star Moon. Yun lang, hindi nga siya aabutan habang si Kagura nandito sa may right side. Pero yun, pwede naman bumakap rito. H2O, delikado yata yung buhay ni James against two heroes. Yun nga lang, nag-a-advance na nga sila. H2O will come in. Ayun nga lang yung outplay. Nakita pa nga nila yung Kagura. Mukhang ito na yata yung inaantay ng NXP Solid, pero makuna talaga yung isang Esmeralda. Oo, grabe, parang ang dami ng tinuhog sa kanya ng Benedetta, pero ganun pa rin yung buhay niya, punong-puno pa rin at nakagluta. Mga kaibigan, puting-puti ang shield ng Esmeralda natin ngayon. Gluta is real for that Esmeralda, pero yun nga lang, inhibitor turret. Pero ito sa mid lane, nakuha na nga ng Execration, pero let's see, pwede pa yata sila bumasag sa right side, pero yun lang, isang minion na nga lang yun nandun. 10 seconds, daddy, bago mabuhay yung Lord. For NXP Solid, pwede lang parang do or die, contest the Lord. Pero as much as possible, kailangan maging maganda yung ipit dito ni Yawi. Ang crucial nga lang dito, daddy, for Yawi kasi, dalawa yung kailangan niya i-consider na purify na nagamit. Uh-oh. Both for the Harit and even for the Esmeralda. Problema pa niya yung time journey. Tapos may time journey pa. So napakahirap talaga for Yawi. Kailangan ma-exhaust muna, kailangan may makapagpa-zone out dito for NXP Solid para magamit na lahat. Ito na kaya, Mari? Parem Daddy A. Para hirap parem Daddy A, no? Ito na ba yung inaantay natin dito, Mari? Yung Akai nandito sa may gilid habang 7K yung buhay ng Lord. Let's see, Yawi, yun lang, nag-1,000-pounder out. Hindi niya na gustong iyolo. Mahirap ka na ako, makakasalubo. Pero inabot siya ng flame shot habang yung hurricane dance nga ginamit niya yun na defensively. Habang reverse time na mababalik siya, naibitaw niya na lahat. Flicker ulti, nagamit na rin ulti. And even yung lahat ng pwede patakas. Pero again, for NXP Solid, what's good about this team is ginagawa na lang ng paraan para as much as possible mapantay yung pagpo-push dito. So for this Esmeralda, nakakatakot siya na pwede niya makatapat is James, the Benedetta, and even the Link. Pero for Execution, Daddy A, mukhang kakasalubungin na naman dito si paring Benedetta natin. Pakbet is for the backup. Ayan na. Ayan na nga, mga kaibigan. Pero si James, lahat ginagawa niya para makapagbigay lang ng space para sa side ng NXP Solid. Kaso, yung Lord nagmamarch in here in the mid lane, which is yung pinakamagandang lane pa na pwedeng daanan ng Lord. Here comes the Tempest of Blade. Ako po, ito na naman. Mukhang history repeats itself. Ito na naman yata yung go time na inaantay ng Execration. So, parehas nung game number 1. Ito na yung go time. Pag na-burn ni H2 yung anyan Tempest of Blade, go time na rito para sa side ng Execration. Pero still, meron silang Parsa rito at saka Chang na kayang mag-clear ng minion wave na ganong kabilis. Oh, RG, kamati ka pamamatay. Isa yung Benedetta kasi yung bombs dito. Time bomb siya, parang digi natin. Pero ito na nga, panibagong minion wave for Team Execution. This might be a 2-0 for them. Ito na nga, summon force nila. Pag yun nga lang, welcome to the new normal. GG with P. Congratulations, Execution. For a very nice game. Yun lang. GG with P. GG with P. GG with P. Good game with Patis. Favorite yata ni Chakno yung... But anyways, guys, MVP for that game is the Brody. But I have to commend the Digi. Digi. Tsaka hindi, yung pinaka-strat pala na X eh.
ano, it was a team effort. Mm-hmm. Ang kinagandahan dito, double purify si Harit at saka si Esme. Esme ako pandigi, so totally if the Akai is the best option dito for NXP solely during the draft, negate natin using the spells, kumuha tayo ng hero na para wala na siyang mahuli at all. Mm. Para kasi doon nagsisimula talaga yung play ng ano eh. Kasi mo, pagka may naipit yung Akai, papasok na yung Meteor Shower. Lahat pwede na. Oh, pwede rin mag-Feathered Airstrike. Kaso, nandun si Diggy. Oo, nandun si Diggy. Tapos naka-purify yung dalawa. Yung dalawa pa na yun, yung pinaka magiging attackers ng execution. Pero